Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila na bunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod. Apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao. May mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kabutian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos."
tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa 34 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ang 1 ng Disyembre. Kaya ang araw na ito masasabi po nating una at huli. Unang araw sa buwan ng Disyembre at huling linggo, huling Biyernes sa karaniwang panahon. Sapagkat magsisimula na po ang bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan, and that is the Advent season. Next week po mga kapatid ay Adviento na. Katatapos lang po nating ipinagdiwang ang Christ the King. Na? At mga kapatid, ano ba ang magandang paalala po sa atin ng bagong panahon? Na sabi nga po sa ating Ebanghelyo ngayon, na talagang magsisimula, laging may simula. Ang simula ay bahagi ng buhay ng tao. Kaya sabi sa talinghaga natin sa Ebanghelyo ni Lucas, tingnan ninyo ang mga puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nakita nyo itong nagdadahon na, ang ibig sabihin ay magtatag-araw na. Ha? Kaya po nagdadahon na. Nagsisimula na. Kabi nga po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, para siyang may naaninag ng isang tao sa alapaap, sa ulap. Ito po ay papalapit na. Papalapit na po saan? Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Kung saan nakikita natin ang pagdating ng Mesiyas, ang pagsilang ng Mesiyas. Para po bang sa ganito yan, no? Yung pong kapag medyo kabuwanan na, no? Nakikita mo na, ay, ang laki na. At sa paglipas pa ng linggo, lumalaki ang tiyan ng ina. Ang lahat, ang ngiti niya ay lumalaki na. At ang gastos, eto na. Di ho ba ano? Auna po ng Disyembre, eto na. Kinakabahan ka na naman. Naku po, nakabili ka na ba? Nailista mo na ba? Nakahiram ka na ba? Naibudget mo na ba? Talaga hong papalapit na. Pero kita niyo po, no? Kahit hindi pa man, nararamdaman mo na. Kahit wala pa man, naapektuhan ka na. Sabi sa Ebanghelyo natin, nakikita mo palang na nagkakadahon na. Hindi pa nakikita yung bunga. Ha? Nakikita mo palang na nagkakaroon ng dahon na. Sinasabi mo nang, ay, magtatag-araw na. Kahit wala pa talaga yung sikat ng araw. Kahit wala pa talaga yung init ng araw. Pero basta nagkakaroon ng dahon-dahon, naku, malapit na ang tag-araw. Sabi dito, malapit na ang tag-araw. Hindi pa sinasabing, pag nakita mo na yung dahon, sasabihin mong tag-araw na. The word is malapit na. Kaya po sa mga susunod na linggo, yan din po ang paalala sa atin. Maghanda ka. Humanda ka. Maghintay ka. Hindi pa man, pero maghanda ka na. Sapagkat po, ang lahat naman may hangganan, no? Sabi dito sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, heaven and earth will pass away. Ang langit at ang lupa ay mawawala. That is the reality. Katatapos lamang po ng Nobyembre. Ano po bang sinabi ko sa inyo last time ho, no? Inalala natin ang mga namatay na, ang mga yumaon na, ang mga nauna na, ang mga sumakabilang buhay na. At tayo ay nandito pa. Pero, ito po ang paalala nga sa atin. Malapit na. Malapit na. Hindi natin masasabi kung kailan. Pero ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, mawawala ang lahat. That is the reality of life. Mawawala yan. Ano man ang meron ka ngayon, mawawala rin yan. Sino man ang kasama mo ngayon? Sino man ang nasa iyo ngayon, pati yan, mawawala rin yan. Sabi nga ng mga bata sa lingwahe natin, walang forever. Sa mundong ito, walang forever. Pero sa buhay, kasama ng Diyos,
sa buhay kasama ni Kristo may forever. At yan ang sinasabi ng huling bahagi. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ano ba yung mga bagay na kukupas at lilipas? Dalawang salita po ang pagnilayan natin sa unang araw ng buwan ng Disyembre. Kukupas at lilipas. Pag sinabing kukupas, kumukupas, anong nasa isip natin? No? Itsura. Hindi lang tela, hindi lang kulay, kukupas din. Ha? Ang itsura niyan. Kaya di ba yung damit, no? Sa simula, maganda. Eto na, may nakialam na naglaba, pinaghalo. Yung puti sa decolor, nako patay, napapagalitan po ako niyan dati. Nang bata po kami, lagi ako napapagalitan dahil kami po ng kuya ko ay palitan. Naikwento ko na po ito dati. Pag ako ang naglaba, siya magsasampay. Eto na, naglaba na. Pagsampay, wow, magician ng kuya ko. Nagkaroon ng bagong damit. Nawala yung puti. Nagkaroon ng mga bagong damit dahil puro kumupas. Kaya sasabi natin eh, nawala na yung dating mukha ah. Nawala na yung dating itsura. Kumupas. Pag sinabing kumukupas yung itsura, yung panlabas. Kaya nga ho eh, wala namang masama na tayo eh nag-iingat sa katawan, nagpapaganda ng katawan, ng itsura. Eh, paalala lang po, kahit na ano pang ilagay mo dyan, kukupas din yan. Mauubos din yan. Naubos na nga. Kukupas din yan. Kukupas ang itsura niyan. Panlabas. Ang anumang panlabas ay kukupas. Pangalawa, yung salitang lilipas. Pag sinabing lilipas din yan, yung pagkakataon, yung oras, lilipas din yan. Pag sinabi natin, ako, ang haba naman ng oras. Yung iba naman, nalipasan na. Pag sabing nalipasan na, wala ka na sa oras. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit po ako nagkaroon ng sakit sa sikmura. Mahilig po ako magpalipas ng oras. Hindi kumakain sa tamang oras. Yung iba naman po, biru-biruan. Ano ba anak? Hindi ka pa ba mag-aasawa? Nalipasan ka na. Oras ay lumilipas. Pero hindi lang ho oras. Ano pa sinasabi nating lumilipas? Pag may problema ka, ano sinasabi? Kung masyadong dibdibin, lilipas din yan. Galit eh, no? Galit, huwag mo nang lapitan. Lilipas din yan. Yung galit niya, lilipas din yan. Yung sama ng loob niya, lilipas din yan. No? Yan pong problema, lilipas din yan. Ako, yan po ang ating ipagdasal. Sapagkat may mga kapatid tayo, lalo na po yung mga sinasabi nilang kabataan na napakabilis na matalo, napakabilis sirain ng problema. Lilipas din yan. Sabi nga nung matatanda, tulog mo lang yan. At mga kapatid, kung sinasabi sa atin ng Panginoon na may mga bagay na kukupas, ang itsura ng panlabas, kukupas. Ang problema, lilipas. Hindi lang problema, pati ang mga kaligayahan at tawa, lilipas din yan. Minsan may mga pagkakataon na ang saya-saya mo, ang lakas ng tawa mo, hindi mo akalain, pati pala ang tawa, lilipas din. Naiba rin. Ngayon umiiyak ka na. Ngayon malungkot ka na. Sasabihin mo, bakit kahapon ang saya-saya ko? Ngayon umiiyak na ako. Lumipas na ba? Ang oras ay lumilipas. Ngunit mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, mawawala ang lahat, kukupas at lilipas ang lahat, pero hindi ang kanyang salita. At ano ang salita ni Kristo? Ang pangako niya, ako'y mananatili sa inyo. Ako'y mananatiling kasama ninyo. At ano po mga kapatid ang hindi kukupas? Kumupas man ang itsura,
hindi ang awa ng Diyos. Hindi ang awa ng Diyos. Kahit kailan hindi kukupas, hindi magbabago ang mukha ng awa ng Diyos. At ano po ang lilipas? Problema, ang tawa, lilipas, pero hindi ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay laging nandyan. The grace of God. Sabi nga nila, everything is grace. Every moment is grace. Ang bawat sandali ay biyaya ng Diyos. At hindi mawawala ang biyaya ng Diyos. Pero kung hindi tayo makikiisa at hindi tayo makikilahok sa biyaya ng Diyos, mababaliwala. We need to participate. We need to do our share. Kaya nga po, ang sinasabi sa mga darating na pagbasa natin, sa mga darating na linggo, maghanda ka, no? Stay awake, prepare, maghanda. Ibig sabihin, meron pa tayong dapat gawin. Tayo ay buhay pa. Wala pa man, nakikita mo na. Hindi pa man, alam mo na. Hindi pa man dumarating ang kamatayan, alam mo na na may wakas. Hindi mo pa man nakikita ang kamatayan, alam mo na na mayroong lulipas at kukupas. Sa araw na ito, mga kapatid, sa pagsisimula po ng bagong buwan, ang huling buwan ng taong ito, 2017. At sa pagwawakas po ng kalendaryo ng simbahan, dahil next week, Adbiyento, bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Sa araw na ito, ipagdasal po natin na sana huwag tayong makalimot sa salita ng Diyos. Kagaya po ng programang ito, ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. At tayong lahat ay nabubuhay sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Alam natin mamamatay, alam nating lilipas at kukupas, pero alam din natin na may mananatili. At yan ay ang salita ng Diyos. Totoo ang pangako ni Kristo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. May isang salita ang Diyos. Panghawakan natin ang pangako ni Kristo. Ang salita ng Diyos, ang ating salita ng buhay, at ang salitang bumubuhay. Kukupas, lilipas, ang lahat sa mundong ito. Ngunit, hindi ang salita ni Kristo. Amen. Through His love.